Hello, what is up mga kamataw? Welcome back sa panibago natin video and in today's vlog. Pag-uusapan naman natin yung airdrop na nagaganap ngayon under Ragnarok Monster World mga kamataw. So kung ikaw ay may Ragmon NFT, mataas yung chance mo na makakuha ng airdrop. Okay, so this one is a legit airdrop mga kamataw. This is not a scam. Of course, this is legit kasi ito ay under ng Ronin Network mga kamataw. So paano ka magkakaroon ng airdrop? So first of all, you need to be part of the Ronin ecosystem mga kamataw. Dapat meron kang, of course, number one is Ronin Wallet. And then, makaka-earn ka ng Zeni Token. Okay, so ang Zeni Token ay hindi pa lumalabas. Ito ay isang beta token pa lang na pwede nating ma-receive during the game or pag nagkaroon natin ng airdrop and then isa tayo sa mga makaka-receive. So, paano magkakaroon or paano masisimulan mga kamata? Unang-una is dapat magkaroon ka ng sarili mong Ragmon NFT. So, saan ka makakakuha niyan? Dito lang sa link na to. Lalagay ko na lang dyan sa description sa baba kung paano ka makakakuha ng Ragmon NFT. So, once na makakuha ka na ng mga ganitong klase ng Ragmon NFT, may iba't ibang klase ng rarity and ano yan mga kamata? May mystic. Okay, silipin natin. And then, meron din tayong mga legendary. So, yung price niyan mga kamata ay mabababa pa kasi nga mga kamata, no, bagong-bago pa lang ang Ragmon Monster World or Ragnarok Monster World mga kamata. Next is you set up your deck with Ragmon NFTs mga kamata. Yan yung sunod. So even single Ragmon NFT allows you to participate in the Web3 leaderboard battles mga kamata. Pero dapat at least one NFT mga kamata. Kasi kapag 3 lang yung ginagamit mo, baka hindi ka makapasok sa leaderboard. So at least bumili ka ng isa. Ang pinakamura siguro dyan mga kamata ay eto. 1 RON mga kamata, which will cost you around almost 100 pesos. Okay, kulang 100 pesos. Pero pag bumili ka na siguro ng mga tatlo nito, 300, mag-invest ka, at least makapasok ka lang sa airdrop, mga kamata. That will be a big change, no, mga kamata. Game changer yan, mga kamata. Next is magka-climb ka sa leaderboard through gameplay and earn e-zeni based on your ranking, mga kamata. So kung malakas ka sa mga ganitong klase ng game, syempre, taasan mo na yung MMR mo, galingan mo na. So next is, at the season's end, your rewards will be based on your final leaderboard position. Okay? Maganda yon. So the more on-chain Ragmon's NFTs in your deck that you use to win the battles, the higher your potential rewards is. Okay? So maganda yon mga kamata, no? So the more, the merrier. The more NFT you have in your deck, okay? The more na ni-use mo yung mga NFTs mo sa laro at nananalo, the more chances of winning airdrop. Next up mga kamata, para hindi na ito masyadong magtagal, is yung strategies for MMR leaderboard. Alam nyo na kung anong gagawin yung strategy dyan. Pwede kayong manood, pwede kayong pumunta sa Twitter space and then tignan nyo kung ano yung mga panibagong updates. And then after that mga kamata, follow nyo yung pinakamagagaling maglaro and then tignan nyo yung mga tips and tricks. Okay, and then yun, makakakuha ka na ng airdrop. So once again mga kamata, if you have any questions, comment down below. Don't forget to subscribe, follow me in the Twitter or X mga kamata, and then see you in the top. Once again, this is Kamata. Kamata out. Peace.